mismo yung Dewa United, they were trying to make sure na wag din nang kunin yung Dairot. So even yung EXP naging unpredictable din yung Pilipinas doon. Kasi yung Dairot ban na yon, pwede sa dalawang hero. Ewan ko lang ko kay Flap, pero kasi nakita na natin na nag-Dairot jungle si ano, si Kyle. Kaya siguro sabi nila, oh, baka pwede pa sila yung Dairot. Kahit na may Arlot, pares loot yun eh. Pero ban na lang natin isang loot. Rhymes. Pero si Shaco, ito na yung Guinevere Rome. Shaco Rome. Rome ba? Ito may naka-Brave Smite eh. Hindi ko makita, nasan siya eh. Okay. Oo nga. Shaco nga. Si Shaco. Oh, ayan, oh, yun. Binabanatan. Sina Psycho Ball! Sumisigaw kasi ang hero na yan eh. So, ma-Psycho Ball eh. Ayan yung ano eh, sa King of Fighters. yung mismong animation. Si Psycho Ball! Yung sound effects, no? Psycho Ball yung tawag niya din eh. Psycho Ball. Mukhang alam ko kung saka itong matambay ah. Sa mga videoan, panahon na yun. Ayan, yung mga panahon na kailangan yung coins mo. Full coins. May capital ka dun. O, teka lang ha. Going back to the lineup tayo, bossing ha. Si Kiss ang mag... So ano to? Mid lane na Paramis. At ang nakamas... Si Psycho ba? Si Shaco ba nakamas? Mamaya makikita natin. Anyway, oh nga, si Shaco nga ang 5. Si Shaco, 5. Oh. Shaco the 5. Pew! Wala na si Pew! At ayun, dimensional nation ni Lanaya. Medyo napigilan yung time-space continuum doon ni Pew, ha? Oh, masakit talaga yung Lanaya, lalo na sa laning. May side blades kami. Nakita namin kanina kung paano nagsimula si Lanaya. Eh. No, gamit pa yung ano, eh, si Nolan. Eh. Oo, oh, mahusay si Lanaya dito. Pero ito yung early game spike ng isang ano eh, ng Nolan na either pigilan mo parang or patayan kasi mo. Ayun, ayun. May nagsabi sa akin coach eh, sabi niya, nakalimutan ko lang sinong coach. Pero sabi niya, basically snowball hero. Pag na-snowball sa early laban niyan sa Nolan. Ang hirap patayin eh, ang daming dash. Yeah. Kaya siguro nagpo-focus din yung AP Brel. Mas mapapagana yung Astro Play, o mas mapapagana yung passive ng Phobis. Para si Flap, okay, may mahuli. Rekta sila kaagad. Pakunatan dito. Shaco Ogwen, uy! Uy, grabe, Psycho Ball! Up, si Ogwen dito, magta-dodge. Makaiwas? Life sin is real, pero yung Psycho Ball talaga. Yung extra damage yung Psycho Ball, boy, masakit. Masakit, pero naging trade doon ng AP Brel ay ang unang objective ng laban. Turtle, economy on AP Brel, sacrifice si Ogwen. Rome, Arlott, ang nakikita natin dito. So just basing on the emblems, merong may agility, meron ding impure rage. So dito yung Guinevere onto the Brave Smite. So mas may expect natin yung ganito klaseng Guinevere na mapapagana yung kada hit, may HP regen. Kaso, nagiging, ano din, slowly nagiging effective. Wala pa ang level 4, pero yung mismong setup sa so yung mga panglito niya, gumagana din eh. Gumagana eh, no? Ang masasabi ko lang dito, OSX, yung Guinevere, Rome, yung second skill niya kasi, pwede mong i-treat na yun yung pangset. Kasi hindi yung ulti. Hindi. So, pwede kang in-out ng mabilis. Unlike yung ibang mga setter, ultimate yung pangset eh. So, yung cooldown nun, mas matagal. Ito kasi si Guinevere, yung second skill, kaya niyang i-pang... Yun nga, psycho ball nga eh. Kaya psycho niya pang-psycho. Yun ang ano. Minsan kasi mapapaisip ka, ano... Ulti ba kung to? Itutuloy ba? Itutuloy ba niya? Kasi Guinevere siya eh. Iba. Iba yung... You don't know the two sides. Yan o, yung mga ganong talo, no? Yung mga space jump. Patulad niya. Ang dami niya pwedeng ma-proc, ang dami niya pwedeng ma-force. Even yung reaction time ng AP Red, pwede niya baguhin katulad niya, no? Ayan o. Ayan o, off. Violet Requiem coming in. Taunt, mula kay Kyle DC. Pasok ngayon. Si Master Ogwen, pero chill lang. Ay, matindi yung laban, no? Eh, parang mga ganitong moves. Yeah. Aabutin tayo ng 20 minutos mga ganyang moves. Ayan, gusto ko yan. Tignan mo, sa nakikita mo, yung gold lead. Walang ano, walang masyadong labang. 30, 20. Pero ang nakikita natin sa AP Brel, ang sinisigurado nila is yung kaya pala focus rotation sa baba. Okay, pero mamimiss nila as Shaco will go for the space jump at buhay pa rin. Pa. Ang tindi, flicker out sabay space jump ang Psycho. Shaco, still alive. Yeah, just by looking kung paano pumesto si Shaco doon, ginamit yung Outer Turret Energy Shields kung saan mas tumataas yung sustain niya kahit in just a second na nakakaya pa rin niya i-outplay ang AP Brel. So advantage lang yon dahil wala pang 5 minutes, di pa nakakalipas. And medyo naging maingat din sila sa sagot nila doon. Kasi kung nag-commit sila doon, pwedeng malamangan kahit konti. Especially ngayon na may turtle. So good eye on the pros and cons. Pero ayun yung huli na sinasabi natin. Yung space jump to the violent between mahuli si Ogwen. Meron mapapanish si Shaco. Wala siyang figure out. At ang ganda ng ultimate debut. Yun lang naman pala ang kailangan dito ng AP Brel. Paunahin lang yung Dewa. Tapos ipanish sila. Kaya naman sabi ng AP Brel sa atin na itong turtle na ito. Kyle will secure it.
Ganda ng coverage na ginawa ni Ogwen just by getting the first pickup na wala si Shaco. Doon pa lang kanina yung pagkaroon nila sa baba, maganda rin yung naging peel nila eh. Although hindi nila patay, pero yung pag-peel mismo doon kay Shaco sa baba, gave time for AP Brand na unahan na lang kaagad yung ano yung maganda title. Maganda pa yung pwesto nila. So hindi rin nagamit ni Kiss yung kanyang ultimate doon nung nilaban nila yung bandang turtle. So that was a clearly, I think, miscom para sa side ng Dewa. Pero magre-reset sila in this game. AP Brand, nasa kanila na ngayon ang kalamang and the adjustment of the Plexi-type Arlott. Pero eventually, since pinakita na nila tong Arlott na to, na Sinko, hindi na yan magiging Plexi kapag kalaban ko. Yeah. Plexi pa rin in a way, pero expect na lagi ng kalaban nila. Kalaban na, ay. Na pwedeng isinko yung Arlott. Pwede isinko, pwede i-roam. Pwede i-roam. Ganda rin ang focus nila dito, ha. Onto the bottom side of the map. Ito yung kaninang, lagi sila sa mga ng Dewa United, eh. Naminas na nga si Watt. Mukhang papanganib na dito. Final slash! Dalawa! Dalawa, matatamaan doon. So may ultimate view, ganda ng combo. Dalawa ang nakil sa side ng Dewa. Flicker out para kay Ogwen. Ligtas si Master Ogwen. The setup from the master will pay off. Nagamit lang ang flicker. Hindi nagamit din ang tatlong purify ng AP Brand. O, sa mismong dalawang final slash, medyo nagkaroon ng miscalculation kung paano makakuha ng magandang set button si Shaco. May push din sa gitna. So clearly, push at pick at takedown dito ng AP Brand. Slowly, naging advantage yung kalamangan nila. Lumalamang yung AP Brand sa galawan, Kuya OSX. Kung kanina ginagalawan ng Dewa yung Nova, it's AP Brand proving to Dewa na mas matindi ang kanila micro mechanics. Binaba natin niya ni Pew with a feathered airstrike. Hindi pa ito tapos ha, kasi 2.5k kalamangan ng AP Brand. But yung lineup ng Dewa is still deadly. This is a 1-1 late game. Plus, meron kang kasing paramis na pwede ma-extend yung teamfight. Yeah, good positioning din kay Few mismo, dun mismo sa bush na yun. Dewa didn't see it coming. So, ang naging sa saving grace ng AP Brandon is ma-force back ang Dewa na hindi mismo mag-commit. Kasi gumamit na ng appraiser si Kyle Teezy to the point na yung Dewa mismo gusto rin sumagot. Eh, kaso na, nung nakaramdam sila na may reinforcement, medyo naging hesitant sila dun sa sagot nila. Dixon, going in. Pasok ngayon si Kyle Teezy. Okay, kuwayo retribution. Matik yan, mga Kyle. At ngayon, nandoon si Flap na humaharap sa dalawa. Final slash, panghuli. Ginawang divine judgment yung final slash. Pwede pala yun. 2-4-4. AP Brand outwitting Dewa sa first 7 minutes na laro. The zone out of Flap Teezy. Napakagaling ng positioning na doon na force out si Keys na mawala mismo sa area kung saan pwede siya makapagbigay ng Netherrealm for Dewa United. That moment on, nagkaroon na ng isang pagkakamali, nagkaroon na ng isang problem ang Dewa United on how to sustain. Ayan na nga, binubusan na Feather Airstrike. May kasama pang final slash. May follow-up na dito kick. Pero sustain pa rin. Ang Dewa United lumilipad. Shaco though, take it down Ogwen. Nakalipad yung 1-1, pero masyado makunan dito si Kyle Teezy. Out pa rin na dinner side ng Dewa. Out para kay Kyle Teezy as Dewa will just take that one kill. That's a support. That is Ogwen, the roamer. Dito si Flap. Makapag-depend sa Andewa dito. Magiging masaya na sila doon sa pag-depend na yun. But still, AP Brand is the one who leads. Just by Flap Teezy alone. Ito ha, yung pagbalik mismo ng Fobis, nakakatuwa lang tingnan na kahit ang dami niyong dash, especially na may 1-1, ang bilis mag-online ni Canon kaagad. Ang bilis mag-online ni Flap kaagad. Eh. Galing no, nung pinili yung 1-1, parang lalo silang napilitan mag-Fobius. Mag-Fobius. Nung nakita nila yung Nolan, tapos di ba last week yung Fobius? Oh, nag-1-1 pa! Gumanon si Coach Bren. Fobius mo na yan. Fobius sure ball na, gumanon eh. Fobius ba? Hindi na Fobius masyado. Sobrang Fobius eh. Sobrang Fobius eh. Kasi nung na, kasi di ba may Nolan. Oh. Nag-1-1, oh. Fobius na to. May dash. Lanaya, may dash. Oh, masyadong Fobius. It's too obvious na po sabi pati ni yung ano. Oh, yun o. Kyle Teezy. Yung Guinevere din ha, may dash din yun. Tatlo. Ayan na nga. Flicker pa. Considered dash yung flicker eh. Pero ito, ang ganda lang na hindi masyado nagagamit ng AP Brand yung Purify nila to the extent na kahit yung setup ay manggagaling lang kay Shaco. Sobrang calculated nila sa pagsagot ng ano eh, ng bursting. Oo nga, no? Kaya rin sila nag-purify, no? Para yung spatial migration, madodge nila. Madodge nila completely. Pero mostly, nahihirapan din si Shaco makakuha ng angulo. Hindi talaga nila nagagamit. Oo, nahihirapan siya dito. Wala, ano, kumbaga, tatlong purify yan, boss eh. Tatlong banlaw. Oo eh. Pambanlaw eh. Wala.
Tanggal talaga yung... Tanggal talaga yung facial migration. Naalala ko dati, season 3, nung pinipili Guinevere, pinupurify lang eh. Di ba, no? Oo, oh, wala nang digi-digi, purify lang agad eh. Purify lang ang sagot. Pero ito, ay, may sinusubukong hilayan nga dito yung Deo United. So, problema nila dito, yan na. Okay, pero... extension ng clear. Phew! Ito ang problema, though, yung Nolan. Pero susubukan i-punish yun na Ogwen. Nako, 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 nako. Recall para kay Danaya, pero where are you going? Clap, clap, clap. May pagbawi ngayon ng AP Bread 4-4. 4-4, may Lord na nagpupush siya taas. So wala dito sila Naya for 20 seconds. So konting bantay din muna sa base. So force ngayon ng Deo United to be on a defensive stage. At pwede din lang makakuha din ng ano. Subukan nila kumontrol sa lanes. Kaso not worthy to do it now dahil medyo kulang sila sa damage. So Bre, AP Bren, sinusubukan lang mag-push. Oh, laban lang. Okay, special migration. Pero may Purify! Yung Purify, pwede mo nang sawaging Shurify. Dahil Shurify na makakawala ka ng special migration. Dixon, nandito. Dixon, makaka-out. Flying's, applying first skill mula kay Watt. Maubos yung mga minions. Yan, para dun. Para dun mismo yung Purify. Yun yung sure na... Shurify. We are purified completely. Oo, talagang hindi mo masiset upan basta-basta kasi. Ang ganda din ng iwas din. Ang ganda din ng spacing din ni AP Bren dito na hindi sila masyado nag-dipitin. Kasi yung nagiging advantage lang dito, kung mawala si Shaco ng setup, ang hirap makuha ng follow para kay 1-1 at mismo din kay Ding. Pwede siya maging tank sa frontline kaso ang problema lang talaga ng Dewa dito. What's the follow-up kung magkamali ng setup si Shaco? Si Shaco. Si Shaco. Kaya nga eh. Diba? In a way, kaya pa to. Pwede nilang i-bait lang yung Purify kasi 2 minutes naman. Tapos kapag alam nilang wala na, gaya agad kasi mabilis lang yung space jump. Mabilis lang yung cooldown. Yung cooldown. Plus sila Naya, kailangan niya lumikod. Yun na talaga. Wala siyang no choice. Di siya pwede sa harap. Kailangan talikogenix. Talikod kailangan mauling niya si Pew sa likod at Super Marto. Yun lang talaga. Yun lang yung sagot ng Deo United. On the lead ngayon ng AP Bren. Dahan-dahan kinukuha lahat ng resources. Kyle TC secures the orange. Completely. Isang tori pa lang ano kuha sa AP Bren. Goods na goods. Ang beast ngayon. Goods na goods sa kanilang position. Nakaharap pa si... Ang pinaka-problema ata nila yun po. Hindi ata, yung pinaka-problema, Fovius nga. Distansya pa lang. Once sa coverage ka ng Fovius itself, may mag-dash lang na isa dyan. Kaya nagiging maingat din sila sa galaw nila. Ayun na, parang wala nga silang team sagot sa Fovius. Di naman, pero not maku. And eto na, Airflap Dizzy. Tayoning MVP. Pinagbabarag-barag ang Dewa. Kahit na napunta yung kill kay Super Marco, ganun na din yun. Ganun pa rin, the mission, the objective is to win. Tatlong Tori ang naiiwan sa base. Ayun na, may nakapihila kay Kalti, si Shadow Stampede. Phew, may naiiwan at naiipit na dito, Linanaya. Boom! Feathered Airstrike secures the kill para kay Phew. At dito sa best of one na to, dito natin nakita na kayang-kaya ng AP Bren i-flex ang kanilang tatlong players sa tatlong roles, tatlong heroes. AP Bren with the victory! Hive is alive. AP Bren, Hans Galeria, i-breakdown mo na ang nangyari doon. Malinis. At kita nyo na ang confidence and happiness coming in from Flap, TZ, and the rest of AP Bren.